Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. Right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. Alright, good morning. It's a Monday morning. Ayan o, lagay na yung sinampay namin. Maganda yung araw. So ito, ako yung magdidilig ng aming mga tanim. So ano ba yung tanim ko rito? Meron kaming nilagay na cucumber, tapos kamatis, tapos nandun doon yung sili. So ayan, didilig muna. Tapos mamaya na naman, papasok na naman sa trabaho. Ganito lang yung routine namin ngayong summer. Kaya yan, kailangan gawin. Tapos papasok na naman sa trabaho. Start ako ng 11 to 7 o'clock in the evening. So yan, yun yung school. Malapit na rin magtapos yung school. Konting linggo na lang is totally summer na. Magsa-summer break na sila Cassie and si Rizzy. Tapos itong bahay dito sa kabila, yung bakante, nagawa na. May bumili na kaya naglilinis sila. Yan. So quick, video muna tayo, quick vlog. So again, a good shout out to Marlon Real na nag-message sa atin after natin mag-upload ng first video. And isa siya sa nasa Pilipinas, nakapanood na ng videos natin dito sa Boys sa Canada. At before, nagtatrabaho siya sa supermarket, sa department store. And yun nga, minessage niya tayo na nag-change career nga siya na nag-butcher na sa supermarket pa rin. Which is good. At least alam niya yung plano niya. At least may alam siya kung paano makapunta dito sa Canada at yung mga iba't ibang pathways. So ganun din, yung isang classmate namin sa schoolmate ko nung high school, nag-message din. And he was asking ano ba daw yung magandang way, mga paraan para makapunta dito sa Canada. So the answer to that is simply decision making. So kailangan mo na mag-decide talaga na gusto mo talaga mag-Canada, try to check your options, i-check mo yung mga documents, yung status mo ngayon. Kasi deciding going to Canada and having a new start dito, it's really a big decision. Una, kailangan mo i-consider yung trabaho mo ngayon, yung pera na meron ka ngayon, at syempre yung time. Yung time frame na kung mag-change ako ng career, kaya pa ba? Kung mag-iipon ako, kaya ba sa oras ko? Kasi marami dito, marami sa Pilipinas at nasa ibang bansa rin na nangangarap pumunta dito sa Canada. But then, wala pa silang solid na plano, and that is something na kailangan nyo i-reconsider. Maraming pathways. Sobrang dami ng pathways papunta sa Canada. Basta na-discuss na natin yan. But the question is, dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung status mo, kung hanggang saan ka, kung hanggang saan yung kaya mong i-give up. Kasi pagdating mo rito or magplano ka rito, meron at meron kang i-give up. It's either your money, your time, and your career. Kung nasa Pilipinas ka, if gusto mo talaga mag-change career ka, kung gusto mong i-all in yung pera at ari-arian mo, yun yung kailangan mong gawin. Kasi mostly na nakikita ko rito, gini-give up nila yon. Minsan yung pera, kung may 1 million, almost kapag nag-student ka dito, abot ka ng 1 million to 1.5 million pesos just to enroll or para magkaroon ng student pathway. Yung iba naman, kailangan mag-change ng career. So, katulad na lang, si Brandon Boy, si Jerome. So, talagang totally nag-change siya ng career and magto 2 years na. Almost magto 2 years na rin siya dito sa Canada. Hindi hiwalay sa pamilya, kundi malayo sa pamilya. At yun ay tinitiis niya para soon enough, pangarap niya, na once na maging PR siya, is makasama yung family. Ganun din, it's kay JC na pumunta rito as work permit, na nag-career change din talaga, maganda yung buhay nila sa Cayman Island. At ngayon, dito nagsasakripisyo para sa open work permit. At ngayon, kasama na niya yung family niya, nandito na yung anak niya, nakuha niya na. It's really a big decision and it's a really big priority. So, it's more on a discussion onto that sa mga pathways. But again, if you really want to go here sa Canada,
tingnan mo yung desisyon, tingnan mo yung priority mo, at isipin mo kung kanino mo ba talaga ginagawa yung pag-migrate. Hindi lang yan yung pwedeng sabihin na gusto kong pumunta sa Canada dahil gusto ko ng magandang buhay. Napakadaling sabihin, pero napakahirap iproseso at napaka-challenging gawin. Pasok muna ako sa work, and nandiyan pa rin yung swimming pool nila kasi and ni Rizzi. So yan, mamaya dyan sila magtatambay. Good thing, naglagay na rin ako ng trapal para hindi ganun kainit. O tigyan mo, parang baliw. Galing nga ako sa work, kanina maaraw, ngayon. Ayan o, nagbuhos na naman ng konting ambon. Yan. So yun o, nandito sila. Nagsuswimming na. Swimming, pero yung panahon, pakulimlim, tapos iinit, lalamig. Ay buhay. So yan, naka-sando boy na ako ngayon dahil medyo palinsangan. O yan o, second day na nila. High five. Tapos na yung araw namin, yung araw. It's around 10:31 in the evening. So, pagod na sa work, pagod na lahat. At syempre, si Aisha, pagod na din. Pagod na rin sa kakalinis dito sa bahay. Ayun, oh. Ayun, hugas ng plato. And may nagtatampo pala. Shout out kay Kirby. Saan nga pala si Kirby yan? Hamilton. So, shout out sa lahat ng mga taga-Hamilton. Especially kay Kirby. Ayan, a good shout out. From Dubai sila, di ba? From Dubai. Or from Saudi United, Saudi Arabia. No, basta nasa Middle East. Dubai. UAE. So from Dubai, UAE. Dito na sila ngayon sa Canada. And as a student, so yan, lagi na kakausap ni Aisha yan. So I think dito ko na lang tatapusin tong araw na to, at yan, Hagardo versus na ang peg, talagang napagod na, and drain na rin. Monday pa lang, meron pang apat na araw. So yan, so again, makitip, makitrip, at makitravel dito sa buhay sa Canada, and we'll see you tomorrow. We'll see you on to the next one. Anything to say, my dear? Nothing to say. Any words of wisdom? Nothing. Peace out. Okay.